Pong mapagpalang araw mga kamangyan. Ayan, may bago na naman tayong gawang garapa na tatlong klase po. Ito, yung garapa di kabal, pangkabal po ito. May sangka po siyang mga dignum, sinag-araw, ilok at linta. Mayroon po siyang dignum goma at bulaklak ng banaog. At libon po na bunga ito. Crystallize. At ito po ang dignum goma niya. Nasa ilalim. Ayan po. Mga pinagtabasa ng dignum goma. May sangkap din po siyang ano. Bulaklak ng banaog nga. Nabanggit ko na pala yun. Dignum kahoy, dignum bakal. Ayan po. At sinangkapan ko na din po ng mutya ng anay. Ito naman po, panguntra sa lahat. Kumukulo pagka may mga masasamang espirito. Kontra sa lason. Makakaramdam po kayo ng pagkatabang o katamarang kumain kung may lason po yung kakainin nyo. Pantaboy po ng masamang espirito. Ayan po. Mga inkanto, panguntra sa barang, kulam, palipad hangin. Bago po umalis ng bahay, magpahid muna po nito. Kahit sa braso lang o sa palad. Ayan po. At ito naman po, pampaswerte. Ayan. Tagupaypay at saka buhok ng buhok na gumagalaw sa tubig. Ayan. Pampaamo din po sa mga matitigas ang loob. Ayan po ang tatlong garapa na nagawa natin. Ito po pala ay may sangkap na kahoy na naging bato. Ayan. Pangkabal. Ayan po ang tatlong klase natin ngayong garapa. Paunawa lang po dito sa panguntra. Paunawa po. Huwag pong ilalagay sa may sugat. Yun po ang aklin. Huwag na huwag pong lalagyan ang sugat. At ito po ay may sangkap na tawas na asol. Huwag pong ilalagay sa sugat. Paunawa lang po yan sa paggamit. Binili kong isang bote ng nyug na isa bibig, isang mata. Yan po ang nilagay ko dyan. Ito po ay 500 pesos ang isang bote. At sa nagtatanong naman po sa mga libon na suso, yan, magaling po yan sa bala. Mga libon. Sa mga ngailangan po ng mga tamilok, madami po ako dyan. Pinamimigay ko po yan. Mga tamilok. Sige po mga kamangyan, shout out muna po tayo sa aking mga tropang vlogger, sina Arnel, alagad ng Kalintyaw. Ayan, shout out sa bro, shout out sa bro, tsaka kay Tony Pojeda, kay Commander Leon, ayan, kay sino pa nga, si Nakis TV, yan, at si Batuhinay TV Vlog. Shout out din po kay Arnel Lotus uli. Paliwanag ko po, ang isa pang pinakang gamit na gamit sa amin dito na kabal ay ang balot po ng sanggol pag pinapanganak. Yun po ay
karaniwang nakikita kung may sinilang sanggol na siya po ay nakabalot sa parang bilog na itlog, pero hindi po siya shell, para siyang lamad ganun. Ayun po ay aalisin sa bata at patutuyuin po, ilagay sa patutuyuin. Pagkatapos po nito ay kung sakali mang mangyayari sa inyong mga asawa na magkaganon, patuyuin po. At pag natuyo po ito ay isubo po yung ibabad muna po uli sa tubig yung natuyong yon, lalambot po yon at isubo po sa batang sanggol. Yun po ay magsisilbing proteksyon na niya sa paglaki niya sa bala at patalim. Yun po ay legit na gamit pangkabal. Yun po ay talagang aprobado, dahil po yun ay bihira na mangyari sa isang bata na magkamero ng ganon na balot. Yun po ang kabal na balot ng bata na tinatawag. At meron din po pang isa na ito naman po ay sa kaliwa, patagas po, kung tinawa, kung tawagin sa amin, patagas po yun. Yun po ay yung mga naaagas na bata na ilalagay nyo sa isang garapon. At yun po ay ilalagay nyo sa garapon ng 7 Biyernes bago nyo siya iinumin. Siya ang gagawin yung inumin at aprobado din po na pangkabal habang buhay. Kaso lang po ay ang suggest ko lang po sa inyo ay huwag nyo na pong gawin, at nakakaawa po yung namaya pa halimbawa na bata na 7 buwan na ipinanganak ay patay. Huwag na lang pong gawin, ipinaliwanag ko lang po yung nalalaman ko. Huwag na lang pong gawin at nakakaawa po yung sanggol. Sige po, at marami pong salamat mga kamangyan. Shoutout po sa lahat ng manunood, at muli po, agimat na mangyan.